Desiree Luis Del Valle Dunham, o mas tanyag sa pangalang Desiree Del Valle, isang Filipino actress na isinilang Mayo 28, 1982. Ang kanyang ama ay isang Irish-American na si Lois H. Dunham. Ang kanyang ina ay isang purong Filipino na si Lourdes Del Valle from Lopez, Quezon. Nagsimula ang takbo ng kanyang karera bilang isang actress simula taong 1996 sa pamamagitan ng ABS-7 training subsidiary Star Magic Batch 2007. Taong 2006, lumipat ng GMA ang ating bida and starred as Giovanna Guillermo Rujas in the final installment ng Now and Forever. Pero hindi rin nagtagal at bumalik din siya sa ABS-7. Pabalik-balik lang siya, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Puntahan na natin yung mga lalaki at malalalaking naging bahagi ng buhay ni Ate Desiree. Pero bago yan, mga kaibigan, mga kapartners, subscribe muna kayo sa ating munting channel. At pakiclick na rin ng bell button para lagi ko kayong ma-notify every time na mag-upload ako ng video na ating pag-uusapan na kagaya nito. Alam nyo ba, mga kaibigan, kung pag-uusapan lang naman ang lalaking dumaan sa buhay ni ate, ay masasabi nating talagang na-enjoy niya ang buhay pag-ibig. Dahil hindi lang isa o dalawa ang dumaan sa buhay ng ating bida, kundi 5 lalaki at isa dyan ay malalalaking alien. Joke lang po. Halika't isa-isahin natin sila. Pero pasintabi na lang, mga kaibigan, baka kasi hindi kumpleto ang nakalap kong impormasyon patungkol sa mga lalaking naging bahagi ng buhay ni Ate Desiree. Kayo na lang po ang bahala. Kung may alam pa kayo dyan, pwede naman kayong mag-comment dyan sa baba para malaman ko rin. Taong 2000 hanggang 2002 ay naging sila ni Paulo Enrico Tusicuntes, na isa ring Filipino actor from Italian descent. Di rin sila nagtagal at nagkahiwalay din ang dalawa. Alam nyo ba, mga kaibigan, ayon sa artikulong aking nabasa, ay sa taong 2001, itong si Ate Desiree ay nagkaroon ng screen relationship with Juan Miguel Rivera, o mas kilala sa tawag na Juan Mig Bundok, na isa ring Filipino actor and TV host. Napagsabay ata ni ate ang dalawang bula sa iisang kamay niya. Sana all! Taong 2002 hanggang 2004, itong si Ate Desiree ay gumawa ng isang kontrobersya nang magpakasal siya sa isang lesbian na si Elaine Crisostomo sa Las Vegas, Nevada. Ang nasabing lesbian ay isang concert producer. Ang pag-ibig talaga, walang pinipili. Tunay nga ang kasabihan na age and gender do not matter. O mas maiging sabihin na love is blind. Pero mga kaibigan, siguro sa maikling panahon ng kanilang pagsasama ay natauhan din itong si Ate Desiree na ang babae ay hindi para sa babae, kundi para sa lalaki. So yun na nga, nagkahiwalay din ang dalawa. Dahil na in love din si ate sa isang gwapitong guy na si Adrian Alandi simula taong 2004 hanggang 2005. Siya ay isa ring actor at modelo. Katulad ng naunang tatlo, di rin sila nagkamabutihan. Di rin nagtagal ang kanilang relasyon. Nauwi pa rin sa break up o hiwalayan. Mga kaibigan, bago natin ituloy ang usapan at alamin kung sino pa ang kanyang nakatuluyan at naging asawa, ay muli akong naglalambing sa inyo at humihingi ng kaunting pabor sa simpleng pagpindot ng subscribe button at bell button para lagi tayong nagsasama.
taong 2006 hanggang 2009 na kilala ni ate at napaibig nito si Vong Navarro na ang tunay niyang pangalan ay Ferdinand Hipolito Navarro na isang kilalang actor, dancer, singer, TV host, judge at magaling na komedyan. Sa tatlong taong pagkasama ng dalawa, nauwi pa rin sa hiwalayan. Wala na atang forever kay Ate Lisery. Parang tama yata ang kasabihan na too much love will make you cry. Sige lang ate, fight lang. Darating din si the one and only, the guy with the longest sword na para sa'yo. So tara at kilalanin natin ang huling lalaki na naging bahagi sa buhay ni ate. Sana nga siya na ang tunay niyang pag-ibig. Anthony Bomb Labrosca. Siya lang naman ang naging asawa ni Ate Lesery na isa ring actor and modelo. Sa kabila ng mga kabiguan na kanyang nasagupa sa buhay, nahanap din niya ang kanyang the one. Alam niyo ba mga kaibigan na bago sila tuluyang nagsama simula taong 2013 ay they were dating for 2 years para mas lalo nilang makilala ng mabuti ang isa't isa. And after 3 years of being engaged, nagpakasal din ang dalawa on the 4th day of January 2018. Sa wakas, ay naging maligaya din si ate. Sa ngayon ay maligaya na silang nagsasama. They live happily ever after. Parang cartoon story lang. Kaway-kaway pala dyan sa mga walang pang-jowa. At sa mga mayroon, congratulations sa inyo. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. So hanggang yan lang muna tayo mga kaibigan. Sa muli, ingat tayo sa kumakalat na zombie virus. Ingat. God bless everyone.